Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumati lahat sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Sa Isaiah 1 verse 19, ito po sinabi ng kasulatan, "If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land." So, ang nais kong ibahagi ngayong umaga sa atin, if ye be willing and obedient, kung ikaw lamang ay magkukusa at magiging bukal sa kalooban at magiging masunurin, God said, ye shall eat the good of the land. Hindi ka na makakadama ng kalungkutan sa araw-araw, hindi ka na makakadama ng mga pagsubok, but you will have that break off sa mga suliranin. And tayong mga Kristiyano, kung talagang willing ka at sumunod sa Diyos, we must not stand idle. Meron yung pinagagawa Diyos sa atin, sa inyo, sa akin, na dapat nating sundin kagad. Pag hindi natin nagawa, tayo ang magdudusa. And we must be doing good na inire-require ng Diyos. Although may mga invasion, although may mga strangers na that would devour your crop, sabi sa kanila sa verse 7, but we will enjoy the life na meron tayo. Kung tayo mga Kristiyano, whether you just been saved o matagal na Kristiyano, if you are willing and be obedient, you will enjoy the life na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? Ang kailangan lang natin talaga, sundin yung willingness and be obedient sa Panginoong Diyos. And that was what happened with Joshua when they were able to conquer the land of Canaan. And Canaan, or Canaanites, ay larawan po ng mga kasalanan, larawan ng buhay, larawan ng experiences na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Canaan is a picture of places na hindi natin dapat pinupuntahan. Mga tao na hindi natin dapat sinasamahan. But the promised land, yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay, ay malabanan, madaig, mapagtagumpayan ang lahat ng bagay nito so that you might enjoy the life na meron siya. God wants you to live a victorious life. Amen? Gusto ni Diyos na tayo maging matagumpay, hindi lang, alam niyo, hindi ka naman kailangan na maging mayaman na mayaman at marami kang pera. Kung meron, salamat sa Diyos. Kung meron kang kalusugan, sapat na pagkain, at wala kayong sakit na mga mag-anak, salamat sa Diyos. 1 Corinthians 10:11, now all these things happened unto them for examples. So if we will only be willing and obedient sa Diyos, tiyak na merong kasaganaan ang buhay natin. I mean, good health and good life. Joshua chapter 17, 12-18, yun ang sinasabi ng Bible. Alam nyo, mga kapatid, listen to this. There are three persons who are sitting in your seat ngayong oras na to. Tatlong uri ng tao na kaupo sa upuan ninyo. One, the person you are now, and the person you could be for evil, at wala nakaka-realize masyado na hindi man natin pinaplano, pero sana wala. But all of us have that tendency that we could become as wicked as we are. Walang nagplano, walang maaaring nag-iisip, pero we could be as wicked as we are. And if we look our eyes na layo sa Diyos, if we live a life na walang takot sa Diyos, ang laki ng posibilidad na ikaw ay magiging isa sa mga may criminal record. Tulungan tayo ng Diyos na maging mabuti tayong mamamayan, maging mabuting tao, maging mabuting halimbawa sa ating mga anak, maging mabuting impluensya sa kapwa. Pero alam nyo, walang kasalanan na hindi natin pwedeng magawa. Walang masamang bagay na hindi mo pwedeng tugdin. Kaya nga, sabi ng Bible, mag-ingat tayo. Sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Ang puso mapandaya sa lahat ng bagay and desperately wicked. And then sabi ng Bible sa John 3:6, that which is born of the flesh is flesh. Yung pinanak na laman ay laman. So you can expect wicked things, bad things na pwede gawin ng tao. Sino may gusto nun? Of course, sa matinong tao, walang nagpaplano. Pero if you cease to abide sa Panginoon,
If you cease to abide sa kanyang kalooban, if you decided to stay away from God, ang laki ng pagkakato na tayo ay maging napakasumantao. Let me give you an example. 2 Kings 18, verse 12 to 13. Read that in your Bible. Sabi ni Hazael, nakita niya kanyang hari at ang tawag niya Panginoon, wika niya, bakit umiyak ang Panginoon ko? At siya sumagot, sapagkat talastas ko ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel. Ang kanilang mga katibayan ay iyong sisilaban ng apoy. Ang kanilang mga binata ay iyong papatayin ng taba. Mga pagpuputol-putulin ang kanilang mga bata upang paluluwain ang bituka ng mga babaeng buntis. He was shocked. Sabi niya, man, hari, ano sinasabi niyo? How can I do that? Napaka-loyal ko sa inyo. Mahal ko ang aking bansa. Paano kung magagawa na ako ay magpatay ng mga bata at biyakin ang mga tiyan ng mga buntis at papaluin ang kanilang bituka? How can I do that? Sabi niya, ako ba? Basahin niya. Ako ba ay aso? Nagagawa ng isang kasamaang bagay? Pero alam niyo ba't nasabi ng hari yun? It was prophesied. Naihula. During the time, pinapayagan ni Diyos ng ganung bagay that he would commit all kinds of horrible things. And he did. Sino mag-aakala, mga kapatid, niyo katabi mo, isang araw, sa kapihan, kwentuhan lang kayo, one day, nakakalala lang kayo, niyo pala yung kinilang serial killer na kumikilos sa buong bansa. Sino mag-aakala, isang matinong tao, naglilikod sa Diyos, daw, at naitakot sa Panginoon, sa araw, kukuha ng armas at papatay ng tao. We have the possibility to do that. Sabi ni Hazael, am I a dog? Mga kapatid, bakit ito? Because that person sitting on your seat might become the very wicked man. Saniwag. There is that person who is capable of much evil. Na nakaupo sa inyo upuan yan. But then also, ito maganda. There is another person that could be sitting in that seat na pwedeng gamitin ng Diyos for His glory. Amen? You could be that person na pwedeng gamitin ng Diyos for His greater glory and honor. And the person you can be for God, you can be for righteousness. And you can show that love. You can show that faith. You could manifest yung katapatan mo sa Panginoon. And that person sitting in your seat, eh pwede gamitin ng Diyos for His own glory. Ay yun ang pag-usapan natin in a while. Anong klaseng tao to? Ito yung sinasabi ng Bible, the one willing and obedient. I hope to God we would say that sa ating Panginoon ngayong umaga. Amen? I hope to God that we would say, Lord, I am the one willing and obedient. At tulungan tayo ng Diyos na abutin yung potential na yan, living to the capacity na ibigay sa atin ng Diyos kung tayo lang ay kusang maglilingkod at magiging masunurin sa nais ng Diyos. Ang sabi ng Bible, you shall eat the good of the land. Bakit ito? Dahil lo, pagka natuto tayo magpasakop at maglingkod, naging masunurin sa Panginoon ng Diyos, God will give you all the reward na pwede para sa inyo. Hindi po maramot ang Diyos. Pero ito po, bago tayo magtapos. The people of Manasseh is an illustration for us na walang willingness, puro disobedience, they failed to the maximum ng gusto ng Diyos. Don't be like them. Huwag tayo maging kagaya ng mga Manasseh na sumuway sa Panginoon, naging unwilling and disobedient. Ito unang dahilan kaya sila napahamak. Tingnan niyo po, sa Joshua 17 verse 12, gayon may hindi napalayas ng mga anak ni Manasseh ang tagaron sa bayan, kundi ang kanineo ay nanahan sa lupeng yun. God told them, Manasseh and your people, drive away the Canaanites. Palayasin niyo ang mga Canaanites and the land na kanilang literan is yours. Inyan, masagana yan. Pero palayasin niyo ang masamang impluwensya niyan. And God would help them. Ito ang problema nila. Partial possession. Dapat, they were able to possess the land. Pero alam niyo, hindi nila possession land. Hindi nila angkin ang buo. Naangkin lang nila partially. Bakit ito? Mas ginusto nilang barkada ang mga masasamang tao. Gusto nyo tuminubuhay nyo? E ba't nakaikot tayo sa mga lisingkero? Gusto nyo tumino ang buhay ng mga kabataan yan?
Bakit ang mga kabataan naglalamir na sa lasangan ng ating gabi? Bakit sila kakipag-inuman? Bakit kakipag-basagan ng mga kung gusto tuminoon yung buhay? Bakit na nakasama sa mga Canaanites na sakit ng ulo ng Diyos? God told them, you drive them away. Because why? Bakit kailangan silang lumayo sa mga Canaanites? The Canaanites during that time represent the power of Satan. Ang Canaanites ay demon worshiper. And God said, you drive them away. Itaboy niyo sila. And I will help you. That was the time na gusto ng Diyos na manatiling malinis ang inyong lugar ng nalalagyan. Sa ating Panginoon, mga kapatid, bakit maraming addict? Alam bakit? Ang barkada, drug addict. Bakit maraming mga naliligaw ng landas? Ang kasama kasi, puro naliligaw ng landas. Bakit maraming matitino? Eh kasi ang barkada matitino eh. Pero subukan nyo kayo matino? Bumarkada kayo sa lukuloko? Hindi titino yun. Ako, hindi titino yun. Bakit to? Saan ka nakakita ng damit na napakalinis, sobrang-sobrang puti, at nilagay mo na isang kayong galing sa kusari, kulungan ng baboy, mabaho-baho, marumi-marumi, inilagay mo roon sa cabinet na puno-puno ng malinis. Sino magsasabing lilinis yung matinong yan? Wala ho. Ano mangyari sa puno-punong malilinis na damit? Babaho. Hindi nakaka-impluensya yung matino, kundi sila na i-impluensyaan. Bakit may mga pustiso tao ngayon? Dahil sa isang cavity na nasira ng ipin, kinalat. Hindi yung tumunaw yung matinong yun. Bakos isang sira ng ipin, sinira ang lahat ng ipin. Kaya napapustiso ka. Sinira. Hindi kailanman po nakahahawa ang mabuti para tumino. Eh, ganun sa isa ng pangalan natin. Ang nagpapatino ng tao, mga kapatid, hindi tayo, yung Diyos. Yung Kristo na ating Panginoon na nagkatawang tao, na ibinahagi mo sa tao, yun ang magpapatino. Yun ang nagpatino sa akin. Yun ang nagpatino sa maraming kriminal. Yun ang nagpatino sa maraming masamang tao. Yung Kristo na Diyos ang nagkatawang tao. But if you keep company with the Canaanites, napapahama ka. Isang pastor ang nadadrive sa haba ng kalsada. Nakita niya may nakaandusin na lalaki doon sa bangketa. Naawa siya. Kinala niya. Buhay pa pala ito. Yung pala lasing na lasing siya. Sumusuka. Sabi niya, sir, tutulungan na kita. Pastor yan, ha? Tutulungan na. Sa kaba, umuwi. O, sige, salamat to. Kasi naliligaw ako eh. Dinala sa bahay. Tapos, ito bahay ko. Ito bahay ko. Binaba siya. O, sige, dito na kita, ha? Makatok siya. Hindi, pastor. Pasok ka. Para mapakilala kita sa misis ko. Hindi, dito lang. Hindi, pasok ka. Ayan ang misis niya. Pumasok siya. Sabi nung babae, eh bakit isa naman pa sa pastor nakakaya naman? Sabi nung lalaki, para makita mo kung sino kasama ko. Ano yung tatingin sa lita? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Madalas kung sino kasama mo, magiging ganun ka rin. Kaya ang balintunan na pagiging matinong tao, ano ginagawa mo sa kulapulan ng mga lukuluko? Di ba? Kung matinong ang tao, lalayo ka ron. Sabi ng Bible, be ye separate. Huwag kang manatili sa mga taong likuan landas. Hindi tama mong mamuhay. Bakit? Ikaw ang mahawa nila. 1 Corinthians 15:33. Ano sabi ng Bible? Ang masasamang pakikisama ay sumisira ng magagandang pag-ugali. You want to be truthful? Manatili kayo sa mga taong matatapat at matitino ng pag-iisip. We have no business keeping company with the Canaanites. Mga kasalanan ginagawa na larawan ng Canaanites. And we must be victorious. Pero pagka pinapayagan natin yung buhay na mali, buhay na panluloko at buhay na hindi tama, ibubulit yan sa kapamakan. And you know what God's plan for Manasseh? Ang plan ng Diyos para sa atin? Gusto ng Diyos malinis na buhay. Amen? Gusto ng Diyos matinong pamumuhay. Gusto ng Diyos sa ating mga anak, maganda. Ang nakikita halimbawa sa mga anak, sa mga magulang. Ayaw ko makita ang aking anak ay lumaki na nakakalat sa lansangan. Napakarami na kabataan ng pinatay na kanang kalapastanganan. Nakikipagbarkada, 17 anyos, inaawat ang mga nag-aaway ng mga frat-frat sa karsada. At masama sila na papatay. God wants you to have complete victory. 1 Corinthians 15:57. Salamat sa Diyos which giveth us victory to our Lord Jesus Christ. So ang plan ng Diyos mga kapatid is for us to live a clean, victorious life. As sabi ni Douglas MacArthur, when he came from Korea, sabi niya, in a war, there is no substitute for victory. Totoo naman, wala pong kalili ang katagumpayan. Merong alternatibo, kabiguan. We are in a war against Satan, and we must not compromise.
Hindi pwede natin ipagpalit ang tagumpay. Dahil ang kapalit ng tagumpay, pagkatalo. Defeat. Kaya mga Kristiyano, God is telling you, stay away from the Canaanites, from the sin, from the worldly things. Huwag tayo makiayon. So we're not here to make peace with the world. Hindi tayo kailan man makikipag-trabas kwenta sa hindi ayon sa kalooban ng Diyos. We are to overcome the world. Ang Kristiyano po na makamundo, ang Kristiyanong sumusuway sa Diyos, the unwilling and disobedient Christian is a traitor o traitor sa kanyang Panginoon. James 4 verse 4. Kayong mga mamangalo niya, di ba niya nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? So labanan ang tawag ng laman. Huwag tayo magpapadikta sa masamang bagay. We're not here to condone the flesh. We are here to crucify the flesh. Amen? Amen. Hindi tayo dapat magpatalo, magpatangay. And you are to be living a victorious life over the world, over the flesh, and he gets a lot over the enemy, the devil. 1 Peter 5:8, ang diablo parang isang umaatungal na leon. He walketh around seeking whom he may devour. Nagahanap siya ng masisila at madadaya. At dapat si diablo ihawin. Huwag gawin pulutan. Ibig sabihin, be gone, Satan. Wala sumpong sa atin. Let me say this again in closing. Bakit sila naparwara? Because of their unwillingness and disobedience. Ano ginawa nila? Listen, ang Canaanites ay naging larawan ng kasamaan, kasalanan, kamunduhan. Ano ginawa nila? They failed to drive them out. Ang plano ng Diyos sa kanyang bayan is to drive away all wicked things sa ating buhay. Nais ng Diyos palayasin ang Canaanites completely para sila magtugumpay. Kasi hindi ka pwede magtugumpay, hindi ka kailangan, hindi ka kailan malulusog, hindi ka gaganda pa katawan, hindi magkikimanda yung kalusugan kung wala kang tigil, kahit tutuma, kahit drugs, kahit bisyo. Kahit anong inom mo ng gamot, eh, umiinom mo ng alak, wala rin. They failed to drive them out. Secondly, they favored. Tinyo sa Joshua 17, verse 13. Did not utterly drive them out. Ano nyo, nung malakas ang Israel, natalo nila ang mga Canaanites. At natalo nila ang Canaanites, they thought malakas na sila laban sa kalaban. At sabi nila, there's no reason na para sa natin itong mga ito. Rather than driving them out, sabi nila, eh, alipinin natin itong mga ito. Malakas naman tayo. Alipin natin itong mga ito. At sila ay pagbayaran natin ng buwis para mapakinabangan natin. Alam nyo, sabi nila, mas mabuting kasama natin yung mga yan, alipin natin sila. Alam nyo, kahit kailan, masarap ang kasalanan, pero pag ikaw ay nagpatangay sa kasalanan, ikaw aalipin nila ang kasalanan. Ikaw ang papahirapan. They favored the Canaanites. Ano yung mga pinapaboran natin sa buhay natin? Na pinapayagan natin palagi? Na gusto natin ito ginagawa at nakikinabang kasi tayo? Tinis sa Proverbs 13, 20. Ang kasamaan, ang kasama ng mangmang ay mapapariwara. Pag ang kasama mo ay mangmang, no? Mapapariwara ka. Pwede mo sabihin, ah, malakas ako. Kaya ko to, hindi ako matatangay sa bisyo. I can handle this. Maraming sabi, isang stick lang to, isang chunky lang to, isang shot lang ito. That was 1 year ago. Ngayon tumitira na ng pakipakete si grillo, tumitira na ng mga shabu-shabu at kumabaklak ng alak. Talagang wagas na wagas. Kaya nga, I abhor, namumuhay yung puso ko. Namarinig ko sinabi ng isang mayor na ngayon, ang ating protocol at ang ating quarantine method, unang-una, lift na ang liquor ban. Munti ko tinapon yung cellphone ko. Sabi, nakakaukulo ng dugo ng pinuno o ng bayan, sasabihin, unang-una, pwede na kayo mag-inuman, pwede na bumili ng alak, pwede na kayo magbenta. Mga kapatid, ang sabi ng Bible na nagpapaalipin sa alak ay mangmang. Walang matinong tao ang nagpapaalipin sa alak. Amen? Marami nang pinatay ang alak. Mas marami pinatay ang alak kaysa pinatay ng COVID.
And yet, sila kailangan ililift. Tapos mga hindi bakunado, binabawalan lang pumunta kung saan-saan. Dapat nalagyan, turukan talaga ng ano, yung utak ng mga pinuno na ganyan. Mga stupidong mga pinuno. Well, I can handle it, sabi ni iba. You cannot handle it. Dahil pag ang Diablo ay pinayagan ng pinayagan, tanda mo, you give an inch of your life sa kaaway, he will be your ruler. Inch ang bigay mo sa Diablo, he will be your ruler. Tandaan yan. The enemy has taken over. May isang pamilya. Tuwan-tuwa sila, nag-alaga sila ng baby lion, cub. Pinalaga nila, pinalaki, dinamitan, binaby baby. Meron silang bagong panok na baby, halos kasabay. Iniiwan nila lang yung baby cub, lakad-lakad lang siya. Lipat sila ng kabilang bahay, may kausap sila. Mayami nakalig sila ng iyak. Iyak na sobrang nakapanghilabot na iyak. Takbo sila, kakitakot nila yung baby, nilandos sa kuna, kinain ng baby cub ang kamay ng bata. Mag-alaga kayo ng ahas, nilwala kayo, linikisin kayo. Mag-alaga kayo ng maranggay salanan, lalamunin kayo niyan. Huwag niyong pagtiwalaan. The Canaanites, they failed to drive out. The Canaanites, they favored. Ito pa huli. 17 verse 16 ng Joshua. Ang lahat ng mga Canaaneyo na tumatahan sa lupain ng libis ay may mga karong bakal. Ano ibig sabihin? Yung tinanong nila, inalipin nila sa tutulong, kinatatakutan pa nila. Kinatatakutan nila. Bakit? Sabi ng mga tao, Bosing, meron mga takanyon, may mga tangkiyan. Kahit natalo natin sila, pero ang lalakas pa rin yan. Natatakot sila sa kanilang tinanong kalaban. Alam niyo, minsan, kung ano yung nakapagpapahina sa atin, natatakot tayong palayasin sa ating buhay. Kung ano yung gusto nito mawala sa ating buhay, yun ang ating binibaby, yun ang ating kinatatakotan mawala. Dapat alisin. If we are willing and obedient, there's no sin that should have dominion over us. There's no sin so strong. There's no temptation so terrible. There's no problem so powerful na anak ng Diyos ay hindi kayang matagumpayan, mapagtagumpayan. Kung magiging lamang tayo, willing and obedient. Sabi ng Bible, 1 Corinthians 15:57, God is giving us victory. 1 Corinthians 10:13, di dumating sa inyo ang anumang tukso o pagsubok, kundi matitiis ninyo. Datapot, tapat ng Diyos na di niya ituturot na kayo tuksuin nang higit sa inyo makakaya. Kundi kalakip din ng tukso, gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito inyo matiis. The tragedy of partial possession. God wants us to have victory, full victory, pero alam nyo, hindi nila naranasan. Pasalamat tayo sa Diyos na pwede pa tayo mabuhay na malinis. I hope to God, I would say, sana masabi ko na ating lahat, salamat Panginoon sapagkat ako ay walang kasalanan hindi na ipahayag sa iyo. Ako'y walang alam na kasalanan hindi na ihingi ng tawad sa iyo. Panginoon, salamat sa iyo sapagkat there's no sin that is holding me in its grip. I hope to God we could say, I thank God that Christ has set me free. Kasi nga, mga kapatid, si Kristo ay nasa inyong buhay. Romans 6, 1 and 2. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ng Diyos ay makapanagana? Huwag namang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo magbubuhay pa rin? So hindi ko sasabihin magiging tayong sinless perfection. With sinless perfection, I'm talking about a life that is victorious. Rimbang pag sinabi, obrad, taki mo na. Graduate na ako dyan. Amen? Yeah. Obrad, tirang mo na. Tapos na ako dyan. Ibang pag inaano ka ng kasalanan, ngayon nakakatanggi ka na. Bakit? Matino ka na eh. Because you're willing and obedient. 2 Timothy 2 verse 19. Gayon may ang matibay na pinagsasanigan ng Diyos ay nanatili na may tatak nito. Listen, nakikilala ng Panginoon ang sa kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoong Diyos. Church, are you willing and obedient? Amen? If you are willing and obedient, sabi ng Diyos, lumayo sa kalikuan ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Diyos. Ito na yung story muli. 18 anyos na babae.
sa isang lugar sa Amerika. Umatay siya sa church. Nang bahay niya, tatlong bahay lang ang pagitan. First time, umatay siya ron. Nagkaroon siya ng curiosity sapagat nangungulit siya sa kanyang mga magulang na kamamatay lang, na she was so depressed. And then umatay siya sa church. And he heard the preaching of the gospel. Tama ang pangangaral, maayos naman. Then umalis siya. Hindi na siya nagbalik muli. Then weeks later, sumulat siya sa church. Tanay ang bahay niya, ilang bloke lang sa church. Sumulat siya sa church. Sabi niya, mga, sa inyong mga miyembro ng simbahan ito, umatay sa inyong church at narinig ko pangangaral ng pastor ninyo, nalaman ko na lahat ng tao makasalanan at galit ang Diyos sa kasalanan, na dahil sa kasalanan, siya namatay sa Kalbaryo. Nalaman ko na pag-asa ng tao para mapunta sa langit, mapatawad, ay si Kristo na ipinangaral ng simbahan ninyo. At ako naniniwala, totoo yan. Pero ako sumulat sa inyo, then meron ko sumarang loob. Kamamatay lang ng mga magulang ko. Tatlong bloko lang ang layo ng bahay ninyo, ng bahay namin sa simbahan ninyo. And nobody told me, nobody told us tungkol kay Kristo. No one. Ano yung sulat na yan? Eh, maaaring fictitious. Pero sabi sa atin ng Diyos, mga kapatid ng mga, lumayo kayo sa maling gawain. Magpasakop tayo sa Panginoon at mabuhay ng pagmalinis at parehas. Mag-akay tayo ng kaluluwa so that no one will tell you, nobody told me about Jesus Christ. Tulungan tayo ng Diyos to be willing and obedient. So may God help us. Lahat po tayo tumayo.